na Director Gilly Santiago ng National Bureau of Investigation. Madami po tayong natalakay from the issue of cybersecurity, issue of you vote by you, artificial intelligence, social media, name it, ng ating Committee on Contra-Bigay. Ang lumalaban ngayon sa issue ng hacking and other cybersecurity threat ng ating pamahalaan. We will support, strengthen namin ang aming ugnayan para magkaroon tayo ng malinis at credible election this coming election. Meron po ba tayong gagawin collaboration with the COMELEC for the upcoming election? Kasi alam naman natin magiging yung ating pong technology ngayon. Marami na po yung mga nakakatunayan. Meron po kayong mga na-aresto po yung mga nakaraan na mga hacker. Ano po yung... The NBI will be proactive. Talaga kami ng aking chief ng cybercrime, we are working hand in hand. Talagang always kami na nag-uusap kung paano namin ma-improve pa ang ating cyber security. Walang impenetrable, walang hindi pwedeng ma-hack. Ang amin ay ma-prevent. Okay? As much as possible, yung nag-i-intend na mag-hack, mahirapan man lang sila, makita na namin sila bago pa lang nila magawa yung kalokohan nila. Isa ang fingerprint. So, one and the same person sila. Now, it is up now for Senate, ang COMELEC, kung ano ang next move nila. We will only be assisting them. Malipang po doon, meron pa ba kayong mga bago na natuklasan about Mayor Alice Guo? Meron pa isang Alice Guo na kumuha ng clearance in 2005. Remember that yung ACR niya na nakapile sa amin is 2006. Kumuha si Alice Guo to 2021 ng clearance. Merong kumuha ng clearance 2005, Alice Guo din. Now, within the day, yun yung tiga Quezon City. But na-check na namin yung history ng bahay na yun, ng address na yun, wala dong natira na Alice Guo. So, yun pa lang. Pero I will give you the whole information pagka nasa akin na, hawa ko na. Okay. Thank you so much, Director. Morning po, Sherry Torres. Sherman, sa side na ng COMELEC muna, ano specifically yung tire-requisito as far as representative? Pamaya, papabigay ko sa inyo, sa mga kapatid natin sa pamamahayag, papatanggap sa opisina ni Director Santiago doon sa mismong fingerprint examination and such other examinations that the NBI is conducting upang mas magamit namin yung mga dokumentong yan, mga ebidensyang yan, sa pagbibuild up ng kaso kung meron man. At the same time, dahil kailangan namin yon upang makita namin meron ba talagang misrepresentation. Alam niyo po kasi, uulitin ko, sa ating Omnibus Election Code, dalawa ang liability ng isang kandidato kapag siya ay nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy, at least as far as the COMELEC is concerned. Yan. Number one po, pwede siyang ma-disqualify, ma-cancel ang kanyang candidacy for material misrepresentation. Number two, kung wala mang na-file o may na-file na kaso laban sa kanya for cancellation of candidacy, makasuhan ng kasong kriminal. Yan po ay misrepresentation under Section 261 ng Omnibus Election Code. And therefore, 3 to 6 years imprisonment din po yon. At siyempre, iba pa po yung liability niya ng isang taong, isang personalidad na magba-violate ng ating Omnibus Election Code kasi meron pong pagsisinungaling and therefore may perjury dahil pinanumpaan po yon o kaya po may falsification. Magkaiba pa pong kaso yon. At yung po, usually, sa fiscalya naman ipinafile. Basta as far as the COMELEC is concerned, doon po kami nakafocus sa misrepresentation issue. Then, gusto nating magturo din ng lesson sa mga magpapayag ng candidacy ngayong October na hindi po basta-basta kayo nag-fill up na inyong certificates of candidacy. Maliban sa obligasyon nyo sa sambayan ng Pilipino sa inyong constituency na maging makatotohanan, maging matapat, dapat nyo pong maunawaan na iyan po ay inyong pinapanumpaan. At dahil po dyan, may kaakibat na responsibilidad at kahit na nga, walang nire-require na attachment ng mga dokumento. Nakapanumpa po kayo na kayo ay natural born or citizen of the Philippines, kayo ay of age, kayo ay residente ng lugar na to, kayo ay registered voter, na ito ang nickname mo, ito ang taang nag-nominate sa inyong political parties. Lahat po kasing yan required ng Omnibus Election Code. Sir, given that OSG mag-file. Kasi kapag nag-file ang OSG, petition for co-warranto yun, iti yun.
ang issue ng eligibility, technically, para siyang petition for cancellation of candidacy. So kung ano ang papel ng ombudsman, malaking bentahe sa amin kung ano yung mga ebidensya pa na nakalap ng mismong Solicitor General. The ball rolling on the investigation, sila ay magbibigay ng recommendations sa NBank upang ang NBank ang magkaroon ng pinal na sasabihin magpa-file ba ng kaso sa korte o hindi. So, yan po yung sitwasyon sa kasalukuyan. We will really rely heavily on the case of the Solicitor General kung sakas. And of course, the findings of the National Bureau of Investigation. Pero, yung pinakamabigat, yung findings din ng Senate committee na nag-iimbestiga patungkol sa bagay na yan. Sir, last question, sir.